Ayan, baklasin natin yung TV na to. May problema, ating i-repair. Yan, meron po tayong bagong tanggap na TV, TCL 55 inches. Yan po yung problema niya. Blur, blur yung mga picture. Yan, kung mapapansin nyo, yan o. Yan, meron pa rito mga itim-itim, yan, sa gilid. Ngayon, tatry natin gawin to. Troubleshoot kung ano yung problema niya. Good. Ngayon, try natin tong i-troubleshoot. Itong problema ng TV na to. Ito nga pala yung model niya. LBF550CS0T. Yan yun, 55 inches siya. Ngayon, nakita natin yung problema niya kanina. Medyo nagbe-blur yung kanyang image. Ngayon, tatry natin i-troubleshoot. Ngayon, yung board niya, ito, kasama na yung tikon dito sa board na to, sa motherboard, kasama na yung kanyang tikon. Ngayon, bumunta yung flex niyan dito sa dalawang top board na yan. Ngayon, yung isang top board, nag-jumper dito sa kabila para masupplyan niya tong kabilang side. Ngayon, try natin tong ihang tong kabila na to. Ito yung sa left. Tanggalin natin. Ayan, check natin yung problema kung saan. Sana dito. Para kasi, pag dito nagka-problema sa kabila, since nandito yung pinaka-supply sa tikon, hindi na natin masosolusyonan pag dito sa kabila. Kailangan, dito dapat magka-problema. Sana naman. Ayan. Tinanggal natin yung kabilang flex. Bubuhayin natin. Yun, ibig sabihin, dito ay lumabas yung TCL kalahati. Yun, buo yung sa kabila. Nakita nga, buo. Pagdating dito sa kabila, ayun, white screen lang siya. Ibig sabihin, ang problema ng TV na to, nandito sa left. Ito nandito sa bandang left. Galing ha? Ito yung hinang natin kanina. Natatry natin ibalik ulit. Hindi na natin ito pwedeng testing sa kabila. Kasi pag ito tinesting mo, mawawalan talaga ng display. Pero try natin. Yan, tanggalin natin, ha? Yan, wala na. Ibig sabihin, wala na yung supply nito. Sigurado, mawawala ng picture dito sa kabila. Yan. Yan, buhayin natin. Yan, wala. Yan ang sinasabi ko. Wala talaga. Kasi tinanggal natin yun eh. Meaning, itong sa left ang may problema dito sa kabilang side na to. Ngayon ay troubleshoot natin kung bakit problema itong kabila. Ngayon, dito natin tester. Reset natin sa DC. DC. Ayan, nakaset sa DC. Ayan, yung ating ground. Lagay natin sa ground. Tapos, buhayin natin yung TV. Buhayin natin.
Ngayon, kapag shorted ang panel, mawawalan siya ng kailangan yung BGH niya. Ito BGH, ito yung BGH, BGL. Kailangan yung BGH, meron siyang 25 volts. Ngayon, test natin yung BGL at BGH. Yun yung BGL niya. Yun yung BGH. Yan, magkatabi yan, dalawang yan. Test natin. Ayun, walang lumalabas na boltahe. Kasi nga, shorted ang panel. Sa BGL. Ayun, meron siyang negative 6 volts. Ayun, try natin itong ihang. Itong side na to. Kasi nandito yung shorted na panel. Dito sa kabilang side, sa left. Patayin muna natin. Tapos ihang natin ito. Saksak ulit natin. Ten, saksak mo. Ito nga pala si Ten-Ten, ang aking anak. Ayan, sinaksak na. Dami mo star, ha. Ayan nga. Very good, ha. Ayan, si Ten-Ten. Very good sa school. Buhayin natin ito ulit. Ngayon, puntaan ulit natin yung BGH. Yun, yung BGH. Tingnan natin kung may voltahe. Yun, lumabas yung kanyang voltahe. 25.6 volts. Sa kabila, BGL. Negative 6.45 volts. Ibig sabihin, talagang nandito yung problema. Tinest naman natin siya kanina. Galing, ha? Nung tinang natin, nag-okay yung picture dito sa kabila. Dito. Ngayon, tatry natin tong gamitan ng ipinagbabawal na technique. Ayan. Yung ating tape method. Tape method. Matagal na yun. Lumang-lumang style na ang tape method. Marami nang gumagamit niyan. Paano masabi? Ito ang solution dito. Lalagyan natin ng tape method mula... Hindi ko alam kung saan ditong side na to. Pero trial and error tayo. Diba, Ten? Tago? Yes. Okay. Try natin lagyan ng tape. Itong mga clock signal na yan. Kuha kang tape. Makuha kang tape. Ito na yung tape natin. Kuha tayo ng kapiraso. Yung iba dito, pagka nagta-trial and error, ang nilalagay muna ay ano, band paper. Kasi pagka kasi tape, dinikit mo dito sa flex, madali siyang matanggal yung mga contact na yan. Kasi yung copper na yan, natutuklap, madali siyang matanggal. Ngayon, ako tinatanggal ko na lang yung adhesive para hindi masyado siyang madikit. Ngayon, lagay natin itong tape dito. Ngayon, tanggalin natin yung adhesive para hindi siya masyadong madikit. Ngayon, lagay natin dito. Ngayon, nandun na. Ngayon, testing natin. Yan, matyaga ka dito pagka gumagawa ka ng TV. Pero pagka hindi ka matyaga, ay hindi ka makakagawa ng TV. Kailangan talagang tiyagain mo. Yan yung kailangan natin gawin dyan habang pagka nagagawa tayo ng TV. Kailangan mahaba ang ating pagtsatsaga para meron tayong nilaga. Yan, i-check natin kung gumana yung ating tape method dito sa TV na to. Ano kaya yung lumabas sa tawas? Ang sinasabi ng ating vlogger na napanood ko. Ano na ba ang lumabas sa tawas? Ayan, saksak natin.
Bubuhay natin. Ayun. Sablay. Sablay ang ating ginawa. Check ulit natin yung gagawin natin. Adjust ulit natin yung tape. Ayun, may vertical line pa rin siya. Kasi nga, sablay yung ating nilagay na tape. Hindi natin. Hulaan natin kung saan pa doon. Trial and error. Ayun, tatanggalin ulit natin yung kinabit nating tape. May napanood akong vlog nito eh. Ang LC1 at LC2, yun yung kanyang ginalaw dati. Ngayon, bibilangin natin yung 13-14 yata yun. Sa yung 13-14 ng ating iba block. Ano yun na? Yun. Lagyan natin yung 13-14 pero may nahagit pa rin siyang siguro mga 10, 11, 12, 13, 14 ang ating ibablock. Yun yung may guhit na itim. Ibablock natin yun. Balik natin. Yan. Okay. Buhay natin. Saksak natin muna. Ngayon, kas natin. Kas natin. Ayun, kapo. Huli ka, balbon. Ayos na po. Yan, lumabas na yung TCL. Huli na rin yung ating TV, yung mga picture, yung picture ng TV buo na. Ayan, lumabas. Kaya ngayon, ayun na solusyon na natin yung problema. Kaya matutuwa na yung may-ari nito. Ngayon, kung bago ka pa lang sa akin channel, please subscribe my YouTube channel. Paki-share na rin po. Yung ating cover.
Nagbalik na natin yung cover. Atin pong sasaksak uli. Kaya hindi nakasaksak kaya sa likod. Ay. Yan. Nagbayan na natin ang ating ginawang TV. Ayun. Okay na. TCL. Yan. TCL. Yan. Nice na ang ating TV. 55 inches TCL. Pwede po nating ibalik na to sa mayari. Ayan. Mag-okay na tayo. Ay, double ba? Okay na po.